Kung kailan pa uwi na ang maraming pasahero, saka naman nagkaaberya ang MRT-3. Kaya ang ending, pahirapan na naman ang pagsakay ng mga commuter. Saksi lot, si Mai Bermudez. Mai? Pia, maraming pasahero ang na-stranded dahil sa pansamantalang tigil operasyon ng MRT-3 ngayong gabi. Ayon sa ilang nakakita, bigla na lang daw tumirik ang bagon ng tren sa Boni Station at may mga nasaktan din daw sa insidente. Kalbaryo ang dinanas ng mga pasahero ng MRT-3 matapos itong magtigil operasyon ngayong gabi. Sa Boni Avenue Station, kitang bumaba ang mga pasahero sa gitna ng rilis at naglakad na lang matapos tumirik ang tren sa railway. Ayon sa isang saksi, may mga nasaktan pa raw sa biglang paghinto ng tren. Kasi bigla na lang huminto ng malakas tapos nagtumbahan lahat ng tao. Nakahawa ko sa railings kaya hindi kami natumba. Pero nung sobrang lakas talaga ng paghinto niya, biglaan, kaya nagtumbahan kami. Ayon kay MRT-3 Director for Operations Michael Kapati, walang natumba o nasaktan sa insidente. Sa Ortigas Avenue Station, para rito para roon ng taxi ang mga pasaherong stranded. Tulad ni Christine na birthday pa naman ngayon at gusto sanang umuwi ng maaga. Kami na nag-decide bumaba. Dahil kanina pa kami stack up, 3 times nang huminto yung MRT, tapos almost 20 minutes. Before umalises, ngayon sobrang tagal na. Nag-abang na lang ng taxi sina Christine. Si Jessa, nagpa siya ring bumaba ng istasyon dahil sa pagkainip. Sobrang hassle din po kasi galing ka pa sa trabaho, gusto mo lang umuwi, tapos wala ka pang kain. So sobrang hassle talaga. Alas 10 ng gabi naman ang pasok ng BPO worker na si Jandel. Dahil sa aberyang dulot ng tigil operasyon ng MRT-3, paniguradong late na raw siya sa trabaho. Hindi ko alam kung kukuha ko pa incentive. Dahil sa pansamantalang tigil operasyon ng MRT, mas humaba naman ang pila ng mga sasakay ng EDSA bus carousel. Siyempre po nakakalungkot. Kasi imbes na madali po yung pag-uwi namin, aabala na din po kami, lalo na po malayo pa po yung aktif namin sa taas. Tapos pagdating po dun, hindi kagad-agad makakasakay kasi pipilak po kami ulit. Marami ring stranded sa Kamuning Station. May mga bumaba na lang para maghanap ng iba pang pwedeng sakyan na pampublikong transportasyon. Sa anunsyo ng MRT-3, nagbigay na sila ng provisional service sa parehong north at southbound mula North Avenue hanggang Shaw Boulevard Station. Patuloy anila ang pagkumpuni at mag-aabiso kung kailan ibabalik ang operasyon ng tren. Madaming tao, iba-iba rin ang sumasakay. Kasi hindi na rin minsan nasusunod yung social distancing. Mula December 7, tumatakbo na ng 60 kilometers per hour ang mga tren ng MRT na nagbawas ng travel time mula North Avenue hanggang Taft Avenue Station mula 1 oras at 15 minutos at ngayon 50 minutos na lamang. Bunga raw ito ng rail replacement works na tinapos noong Setyembre. Sa ngayon ay wala ng pila dito sa EDSA bus carousel at nakasakay na yung mga huling pasahero rito. Samantala, wala pang abiso ang pamunuan ng MRT-3 kung kailan sila magbabalik operasyon. At live mula rito sa Mandaluyong City, ako si Mai Bermudez, ang inyong saksi.